ang buwan lang. Yan ang kanilang merienda. Banana Q at spaghetti. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So welcome na naman sa another video ni Mama Lay's Vlog. Today is pupunta tayo ng palengke. Maagang maaga. Mga moms. At bibili tayo ng... Pupunta ako ng palengke, tapos dadaan din pala ako ng hardware. Buti na lang, lagi ko nililista yung mga gagawin ko doon ngayong araw. So, everyday naglilista ako doon. Mamaya, pagpunta natin ng palengke, sasaglit tayo sa hardware. Kasi pinapabili nga pala ako ni Papa ng, ano, ng, ang tawag nito? 2x2 na pako at saka 3x3 na pako, tag 1 kilo. So, ayun, nagbihis na ako. Ito lagi yung sinusuot ko pag lalabas kasi may bulsa siya. And then, nakita nyo, diba yung nandito ko sa arms, tama. Dito is, nagbalat na siya. Nagbalat na yung ano ko dyan, natalsikan ng mantika nung nakaraan. So, tinatakpan ko. Tsaka, ang dami pa yan, yung kitang-kita. Okay, oh, diba? Sige, sabihin mo, tawa-tawa naman ito, babae na to. Nagprito-prito, hindi alam. Maglilipint ako ng konti para hindi naman ako namumutla kahit na tayo ay magmamask. So anyway, mga moms, maiwan ko na kayo at aalis na ako dahil kung naririnig nyo, nag-start na sila dun sa taas gumawa. Mga moms, nandito na ako sa bahay. Pinakit ko na yung pako doon sa taas. 80 per kilo pala ang pako. Tapos bumili na rin ako ng memeryan dahil nila. And yung pang-ulam namin ngayong tanghali. Ayan. Mga moms, kukwentahin ko na rin. Kasi Sabado ngayon, mga moms, kukwentahin ko na rin yung nagbumubulong! Kakainis. Kukwentahin ko na rin, mga moms, yung kanilang sweldo. So, sweldo kasi nila ngayon. Apat na araw na whole day and isang araw na half day. So, magkaiba sila ng rate. Yung rate ni Papa kasi mas patagal na siya sa industriya. Parang mga ganun. Mas matagal na siya sa industriya. Tapos, siya yung parang pinaka-main actor. Yes! Actor. Tapos, si Arnel naman yung supporting. Parang ganun. So, si Papa is 800 pesos yung kanyang tawag ito yung kanyang rate, no? Tapos si Arnel naman is 600 pesos. So, yun yung mga rate ng mga karpintero na nag-work ngayon sa bahay. So, iba-iba sila. Marami na rin ditong karpintero. Dati kasi, si Papa lang yung karpintero dito. Tapos take note, yung mga baguhan na karpintero dito sa lugar namin, mas mataas pa yung rate sa kanya. Kaya, si Papa, parang nasa middle lang siya. Hindi siya mataas, pero hindi rin siya sobrang baba, syempre. Kaya, natagalan yung paggawa dito sa bahay. Kasi, sobrang dami niya talagang naka-line up. As in, alam niyo ba, na bago pa siya gumawa dyan, di ba sabi ko nga sa inyo, may inuna pa siya. And then, pinapatuyo lang yon. Tapos, dito na siya gagawa. Tapos, after dito, siguro pag pinapatuyo yan, ewan ko kung pupunta muna siya dun sa nagpapagawa sa kanya. Basta ang dami pumupunta lagi dito sa bahay na magpapagawa sa kanya ng bahay. Halos karamihan ng mga bahay dito. Lalo na doon, banda. Dito sa may ligilid namin, kina Ate Margie, kina Debbie, si Papa yung gumawa ng mga yan. Kaya, siya ay isa ng alamat sa pagkakarpintero dito sa lugar namin. Kasi ever since talaga yung tinanabaho niya. Pero naging ano rin siya, naging sastray, yung mga ganon. So, ayun na, maghahanda na ako, magpe-prepare na ako. Kasi mga, noong oras na, magpe-prepare na ako ng imemeryenda ng aking mga masisipag na gumagawa sa bahay. So, ayun mga moms, and ibababad ko rin tong toge. Kasi ang ulam natin for today is toge! Ang paborito ni Kuya Lay na toge. So, ayun mga momsy, ano pa ba? Harvestin ko na rin yung mga chasim doon. Kasi yung iba, hindi na talaga siya lumalaki. Yung iba naman, lumaki na. So, pwede na yun. Tapos, papahingahin ko yung lupa. Hahaluan ko ng compost. Kasi feeling ko, parang hindi sila maka-grow ng bonggang-bongga. Dahil nasa lalagyanan nga lang sila ng
ang tawag dito, lalagyan na lang sila ng ang tawag dito mga Coke, bottle ng Coke. So gusto ko sana next ano ko, doon ko sila lalagay sa yung parang ganon, malaki, tapos ililipat ko sila doon. Feeling ko ganon yung nangyari, pero yung iba naman kasi, diba, nakakapagpatubo sa ano, pero hindi ganon kataas, hindi ganon kalaki or ka yabong. Mga mamsi, nakauwi na ako, nakapagluto na rin ako ng kanilang almusal, and nakapagprepare na ako ng meriendahin sa taas. So kailangan na lang, gusto ko yung parang maano ako, ako yung malinaw. May ganun eh. Mag-design settings na ganun yung camera. Parang ganun. Tapos, nakapag-prepare na rin ako na may meriendahin nila mga mamsi. Nagluto ako ng spam, tapos ni-roll kong ganyan. Tapos mamaya, i-dip ko sa egg at saka breadcrumbs and then ipiprito ko. In-in. So, eto na mga mamsi. Nag-withdraw ako ng pambayad kina Papa. So, yung kay Papa ay nasa 3,600 pesos. 1, 2, 3,600 pesos kasi apat na whole day and isang half day, and then yung kay Arnel naman is nasa 2,700 pesos. Kain tayo, kakain na tayo mga mamsi. Ito yung ulamin ko, yung niluto ko kagabi. Tsaka ito, yung tira-tira. Tapos yung bagong ulam, sila na yung kakain. Sayang kasi ito pag hindi naubos. Ito ay aking favorite ng mams. Yummy! Gulay! Tapos isda. Tapos nakakamay. Ooh! Yum, yum, yum. Sarap, sarap. Pag nandun na kami sa taas, magkukontent ako ng ano, lalamanan ko na lang lalamanan yung isang channel namin, mukbang at saka mga luto-luto ng mga kapatid ko. Ayan ang mga mamsi, yung semento at saka buhangin at saka alam ko grab. Semento, hindi ko alam kung ilan yan na in-order ni Papa, pero lahat-lahat yan is nasa 7,100. Sasabihin ko na lang sa inyo mamaya kung ano, kung magkano yung grab, semento, at yung pan. Si ating father dear, ang kumakala sa ganap-ganap niya. Bumili akong kimchi. Alam mo, naubos ko yung kimchi mo. Isang upuan lang. Ha? Isang upuan lang. Kasi, yung friend mo ng anes. Kailangan ikaw mo pa magpagawa. Anong kulay yung camera mo ko? Itim din. Ayan, andyan na mga mamsi. Ah, buhangin at saka semento lang pala yun. Grabe, ang mahal. Buhangin at saka semento lang. Nasa 7-1 na. 7-1 ang ating bill. Kukunin ko na lang yung resibo kay Papa.
7. Nak, mira mo akong 500 sa wallet mo. Tsaka kay Prince, sumira mo ako kasi hindi pa ako nagpupuntang palengke. So, ayan na mga mamshi. Pakita ko sa inyo. Ay, pakita ko sa inyo kung ano yung bubuhusan nila. Ngayon, bubuhusan muna nila daw yon. Tapos, after nun, mga ilang araw, stop muna para umano siya. Ang tawag doon, tumigas. Tapos, yun, kasama na yung biga, sabay-sabay na. Yung biga, tapos yung, ang tawag yan, yung bubong. Ang tawag doon sa bubong? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta yun, papakita ko na lang sa inyo. Insert ko na lang dito yung aking nakuha ng video. Kanina, tapos, ayun, ilang araw muna, mga 3 araw ata, hindi muna magaganon. Mag-stop muna daw sila, tapos, after, ayun, lipat na yung mga gamit, babaklasin, tapos lipat na yung mga gamit, tapos yung mga manok, akit na muna. Para doon na sa pinakataas, at saka malinis na dun sa baba. And, maano din nila yung mga hindi na nila kailangan dun. Dahil ang dami-dami nilang abubot, ay nilang itapon. Yun, naghahakot na sila ng semento at saka ng buhangin. Meron palang kasamang graba yun. Akala ko kanina, hindi kasama yung graba dun sa 771. Meron palang kasamang graba yun, mga mams. Hindi lang siguro kasya doon sa truck. Kasi nakita nyo nung, napakita ko ba yung binubuhos yung ano, diba, yung buhangin. Sobrang loaded na. So, babalikan nilang nila or babalik sila dito para i-deliver yung graba na isang truck ulit. So, hindi ko pa nakita kung magkano yung graba, yung buhangin, tsaka yung semento. Magkano isa. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung magkano. Kasi, ang nakita ko lang yung total nung ano. At, kinuha ni Papa yung resibo. Kasi, di ba, nag-exchange ng, wag ka dyan na! Ng resibo, yung, kapag ka nandiyan na yung ano, yung order mo, mag-exchange kayo ng resibo. So, yun, maliligo muna ako mga moms and babalikan ko na lang kayo later. Itsura niya mga mams, hindi ako makapunta sa taas kasi wala akong daan. Nakasapit lang ako dito sa hagdan. Pero ayan na siya. Ayan, kasi ito lang yung hagdan ko. Ayun yung tinignan natin. Wala pa tayong hagdan mga mams, pero ayan, narating din ang time. Magkakahagdan tayo. Ha? Ano ngayon? Nasa beach? Have fun? Yun, have fun na si Kuya Prince. Ano nga yung dalawa na yan? Ano kaya yun? Ayan na yung graba, yung buhangin, at yung cement. Ay, tumatawag si Daddy. Wait lang. Hello? Na-end ko yung call? Na-pinend mo. Na-pindot ko eh. Wait lang. Yan, di! Ayan na, yung pinaghirapan mo sa ibang bansa. Eto na siya, di. Char. Ayan na siya. Bubuhusan na yun bukas. Now, so wait. Mayroon pa mga 6. Oh, ano yun? Ano sasabihin mo? Na-check mo na? Hindi pa. Yung trunk? Oh? Huwag ka nga. Wait! Nandito na nga lang, inaaliw ko na nga sarili ko eh. Yun yung dalawa eh. ano yung ilaw na sinasabi mo? Ayun na nga, mga mamshi, nakalimutan kong banggitin to sa inyo kanina, yung presyo ng graba ng buhangin at saka nung mga semento. Tapos meron ditong, ano yung Sahara? Yun, basta yung sand o yung buhangin, isang truck yun. So, bali, ang order ng isang buhangin or isang truck na buhangin is 1,500 pesos. Tapos, yung graba naman, 3/4 yung in-order ni Papa Grava is nasa 2,100 pesos. Tapos, yung bali, 16 yung semento kasi nagkulang ng isa eh. So, nagdagdag tayo. So, 16 bags na semento, all in all, nasa, ano siya, 3,360 pesos, bali, 210 ang isa. Tapos, hindi ako familiar dito sa Sahara, to,
Hindi ako familiar dito sa Sahara, pero meron siyang 35 unit price niya, 35 pesos per kilo, tapos 10 kilo yung kinuha ni Papa, and then 350 pesos all in all yung ano, yung 10 kilo na yon. So lahat-lahat yan, mga mamshi, is nasa 7,100 pesos. So ayun yung halaga ng sand or ng buhangin, ng graba at saka ng semento. Kita pala sila dito, mga mamshi.